Childhood Libangan Part 1. Siguro naman lahat tayo may kanya-kanyang libangan. Pero pagdating sa akin, lalo na nung bata pa ako, ay basic na basic lang makahanap ng libangan. Alam nyo ba yung mga pang-ipit sa sampayan? Ginawa nyo na rin ba laruan yun? Ako kasi tuwan-tuwa laruin yun dati kasi nagawa ko doon ng robot tsaka aeroplano. Meron na akong Voltis 5! Kaya hindi ko na kailangan dati ng mga Lego na yan. Kasi pang-ipit lang sa akin na sampayan ay all goods na. Hindi siya ganun katibay pero tuwan-tuwa ako pag nilalaro ko yun. At naglalaro din ba kayo dati ng gulong na pinapalo ng stick? Pagulong ang tawag namin doon pero hindi ko lang alam kung ganun din ang tawag sa inyo. Yan yung isa sa mga libangan namin ng mga kaibigan ko dati. Ang gagawin mo lang doon ay papalo-paloin mo yung gulong ng stick habang natakbo ka. At kami ng mga kaibigan ko ay maghapon magdamag nagkakarera noon dati. Ngayon na pag-isip-isip ko na grabe nga pala stamina ko dati nung bata pa ako. As in maghapon namin nilalaro yun. Eh yung touching nalaro nyo na din ba? Ito yung maglalagay kayo ng taya sa loob ng bilog na mga kalaro mo. Sabay kailangan mo itong mapalabas gamit ng iyong pato. At kung ilan yung napalabas mo sa bilog, ay sa'yo na yun. Ang taya ay pwedeng tansan o kaya naman yung tigpipisong barya. Pero kami ng mga kalaro ko ay tansan lang ang gamit. Magiging sugal na kasi pag barya ang perang ginamit namin kaya bawal yun. Madalas ko makita mga ganun taya pag mga matatanda na naglalaro. Pagdating naman doon sa pato, pwede mong gamitin ay bato o kaya naman yung matambaka. Alam nyo ba yung sinaunang piso na malalaki? Matambaka ang tawag namin doon. At yun ang pinakang paborito kong pamato. Talagang the best. Maganda kasi pamato yung kasi malapad at mabigat. Kaya pag nakasolid ng tama yun sa taya, ay madami na ilalabas. Ayos lang din naman pamato yung bato, kaso mahirap yung hanapin pag hindi mo nakita kung saan tumalsik. Kami nga dati pag naglalaro, idinidikdik pa namin yung taya sa lupa para may thrill. Para mas mahirap na yung palabasin sa bilog. At ako na nagsasabi sa inyo, dito ka talaga mahasa maging sharpshooter. Yun, buena mano. Ubos to sa akin. No, 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 my friend. Get out! Daya naman, pinaalis agad ako. Uubusin mo pala ha. Nakapaglaro na din ba kayo ng sipa? Para sa akin, eto talaga ang pinakapaborito kong libangan dati. Sa sobrang hilig namin dito ng mga kaibigan ko, ay eto na yung inaatupag namin maghapon. Talagang magising pa kami na maaga para bandang 7 ng umaga ay nasa school na kami at naglalaro ng sipa. Siyempre, strategy namin yon para ma-warm up ang aming utak at katawan bago magsimula ang klase. Weh, wag ako Rio, wag ako. At pagkasabi ko maghapon magdamag, as inilalaro namin yung sa recess, sa tanghalian at bago mag-uwian. Kaya pagka-uwi ng bahay ay sobrang sakit ang singit tsaka ng hita. At ang lagi namin ng ginagamit pang sipa ay yung tingga. Maganda kasi yun at mabigat, hindi katulad ng washer na magaan at nadadala ng hangin. Naaalala ko nga yung mga klase ko dati na ang daming tingga sa bag pang reserba. Kasi minsan, nasampit yung sipa namin sa bubong o kaya na may nalagpas sa bakod. Kaya pag nangyari yun, eh gagawa na lang ulit kami ng panibago. At ito lang ang kailangan namin sa paggagawa ng sipa. Ang gagawin lang ay ipapasok yung istro sa butas sabay susunugin yung baba. At pag nasunog na yung istro ay ididiin namin to sa lapag at ikikiskis. Para kumapit sa tingga yung tunaw na plastic. At pagkatapos nun ay all goods na at balik na ulit sa paglalaro. At dahil sa hindi unlimited ang tingga namin, minsan nauubusa kami ng stock kaya hindi kami makapaglaro. Pero meron kaming pinagbabawal na teknik. Ang teknik na talaga namang pinagbabawal. Ang ginagawa kasi namin ay humihingi kami ng tulong sa tropa naming SSG para ihanap kami ng sipa. Eh yung pa naman ay bit-bit niya lagi yung kanyang SSG na t-shirt. Kaya ang gagawin lang niya ay isusuot yung kanyang t-shirt sabay pupunta sa lower gear at mangungumpis ng sipa. O yan mga chong, maganda tingga niyan makapal. Hulog ka ng langit, Repa. Kaya yun ang dahilan kung bakit pinagbabawal na teknik ang tawag ko dun. Kasi masama yun. Kaya mga bata, huwag nyo kami gagayahin ng mga kuya nyo ha. Kasi pawang mga eksperto lang nakakagawa nun. So yun mga erp, kayo, anong childhood libangan nyo? Share nyo naman yan sa baba, kasi baka magkakaparehas lang tayo. So yun muna, kita kit sa atin next video. Peace!